Ngayon, panoorin natin yung pag-warm up ni YOLO. Warm up pa lang to. Kailangan mo talaga ng power dito. Power talaga siya sa pag-eat niya. Yun. Nice. Great warm up. So, excited na tayo sa laban niya. Tignan natin mamaya. For sure. Yan. Nakapag-warm up na siya. Good morning sa inyong lahat. Welcome back sa channel nito, sa Chris RD. At ngayon, matutunghayan natin ang laban ni YOLO sa Volt. So, nakapagkakatapos lang nila ng warm up. At ito na yung set 2. So, panoorin natin mamaya si YOLO. Alright. Ngayon, papanoorin na natin ang paglaban ni YOLO sa Volt. Handang-handa na si YOLO. Kitang-kita mo naman ang mga masas niya. Sa Volt, kailangan power talaga. Mabilis na pagtakbo. Tight core. Ang iyong mga kamay ay kailangan tight na sa dibdib mo. At wala masyadong separation sa iyong mga ankles, sa iyong mga hita. Tight dapat yun pag umikot ka. Kailangan mo dito ng power at coordination. At tamang pag-landing. Pag-landing mo, dapat wala ka dun sa line. So, eto na si YOLO. Panoorin natin. God willing, walang injury. Power. Power ang kanyang pagtakbo. Wow! Woo! Perfect landing! Yes! Perfect! Tama yung pag-landing niya. Hindi siya lumanding outside the line. So, tamang-tamang pag-landing niya. Panoorin na natin ang slow motion. 1, 2, 3. Alright. Tamang pag-landing. Perfect ang landing niya. Wala masyadong separation sa... Alright. Kitang-kita niyo yung pag-landing niya. Tight core. Beautifully indeed. Congrats, YOLO! I believe this will gonna be a sure gold. Ngayon, panoorin naman natin yung second attempt niya sa vault. Pinifigure out niya kung anong mga gagawin niyang sunod. Yan. Hinahanda niya na yung sa chalk. Importante yung chalk para hindi dumulas. Kumbaga, mas tamang or mas magkaroon ng magandang grip kapag hawak doon sa platform. Ayan. So, ito yung last attempt niya. God willing, walang injury. So, live natin itong pinapanood ngayon. So, handa na siya. Power talagang pagtakbo niya. Wow! Praise God! Yes! Kitang-kita nyo yung pag-ikot niya. Talagang power talaga yung pag-ikot niya. Mabilis sa pag-ikot. Mabilis sa pagtakbo. Mabilis sa pag-ikot. This is a sure gold for YOLO. Wow! Praise God! Tumang-tuma siya kasi alam niyang nagawa niya ng gusto ang kanyang routine. 1, 2, 3, 4, 5. Wow! Praise God! Limang ikot sa taas. Isa pa? Tama, lima nga ba? 1, 2, 3, 4, 5. Ah, apat yata. So, siya lang ang nakagawa ng apat na ikot at yung mga kamay niya is tamang-tama doon sa chest niya. Kinongratulate siya ng kanyang mga kasamahan kasi alam nila na si YOLO ay gold dito sa Volt. At nagawa niya ng husto. Nakakatawa yung mga atleta. Yan o. No? Congratulate siya o. Kasi alam na nilang gold talaga si YOLO dito. Sure gold na siya. Kaya congratulate na siya. Napaka-sports ng mga ano. Pati yung Vietnam. Para nag-conceal na sila. Thank you Lord. Ayun na, parallel bars na. Manood kayo mga kabayan sa live. Live siya sa YouTube. Ito na yung silver medalist sa World Championship si YOLO dito. So, panoorin natin sila. Kaya mga katunggalin niya sa parallel bars. Go YOLO! Now, panoorin natin live. Mag-react tayo live dito sa parallel bars ni YOLO. Yan, kanina nakita na. Yan, ito na. Ito yung starting position ni YOLO.
trademark niya to at siya lang nakakagawa niyan. Walang ibang gawa niyan sa mga kalaban niya. Pero ito siguro ay... Pero ang touch siya doon na. Ayan. Hindi. Actually, ito ay nag-warm up lang siya. Na-try niya pa lang. Kasi pwede mo kasing itry nang itry yung mga parts eh. Bago ka maggawa ng mga executions mo. So, trial pa lang yung ginawa niya kanina. Hindi pa yon counted. Naayos pa lang nila. Or, okay. So, hindi yun kumbit. Trinay lang ni YOLO yung balance beam. Nag-request siya na itry niya lang. Okay, so ngayon, ito na talaga yung tunay ng execution ni YOLO. So, siya yung first na sa group 2 na mag-execute ng parallel bars. Si YOLO ay, sa pagkakalam nga natin, siya ay ang silver medalist ng World Championship noong 2021. Sa Japan din ginanap yun. So, siya yung kinakatakutan dito. Pero magaling din yun yung Vietnam, okay? Starting position. Concentrating talaga siya. Nag-concentrate siya ng maigi. Dapat dito ay tight yung core mo. Hindi ka tumatama rin doon sa parallel bar. Okay, panoorin na natin. Yan. Si YOLO lang gumagawa niyan. Ng starting position na yan. Mahirap po yan. Okay. Wow. Tight core. Straight legs. Tight arms. Beautiful na pag-ikot. Mahirap yon. Tight core. Straight pa rin ang legs. Straight pa rin ang legs. Yun ang dapat. Hindi naghihiwalay ang mga legs. Yon. Mahirap yon. Tight core. Hindi sluggish. Straight na straight ang mga legs. Sa handstand niya. Wow. 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 Tight core. Sa L-seat. Handstand ulit. Tight ng mga legs. Hindi sluggish. Hindi naghihiwalay. Ang ganda ng pag-jump niya ngayon. Dahil sa pag-change ng position, hindi siya tumatama sa parallel bar. Wow. Wow! Perfect landing! That must be a sure goal for YOLO. Perfect landing. Wow. He know that he did well. And ito ay sure gold na sa kanya. Congrats YOLO. Congrats Team Philippines. Kitang-kita na siya ang gold dito. Panoorin natin mga slow motion. Ayan. Yan yung starting, yan yung unique sa kanya. Siya lang gumagawa niyan. Mahirap yung gawin. Nag-add yun sa level of difficulties niya. Look at those triceps. Indeed, napakaganda ng katawan niya dito. Well prepared talaga. Condition na condition. Ang ganda ng mga turns niya dito. Beautiful turns. Walang hesitations. Yun. Great handstand. Hindi naghihiwalay ang mga paa, ang mga binti. Walang paghihiwalay. Sa L-seat. Handstand niya. Perfect ang mga handstand sa parallel bar. Graceful. Tight yung core niya. At hindi nasira ang kanyang rhythm. Great rhythm. Congrats, Philippines. Yes. Yung mga kalaban ni YOLO para sa H-bar. Sa high bars, yan. Haharap sila sa mga judges. Ito talaga yung procedure. Bago magsimula ng competition, haharap sa mga judges ang mga gymnast. Actually, si YOLO, medyo exhausted ng katawan niya. Since so, nag all around siya, nag team event. Kaya hindi niya nakuha yung gold sa, call this one, sa parallel bars. So, ngayon, God willing, makuha niya yung gold sa H-bar. Pero, suntok sa buwan na makuha yung gold. God willing, makuha yung gold.
So again, this is a live reaction. Ngayon, panoorin natin yung warm up ni Carlos Yolo bago siya mag-compete. So warm up pa lang to. Dahil kasali siya sa first batch. Dalawang batch kasi talaga ito. Yung warm up pa lang siya. Wow, mataas ang kanyang mga talon na. Ang importante talaga dito ay magkaroon ka ng yung rhythm mo hindi masisira. Tuloy-tuloy lang. Tight yung mga legs mo na ay sabihin hindi magse-separate. Okay, warm up pa lang naman yon. Sinadya niya yung pag-pull na yon. Okay, ngayon, si Kaloy na ang magpa-perform sa high bars. Inaayos ang coach nila yung bar. Nalagyan ng maraming chalk. Siguradong na magiging maayos ang paghawak ni Kaloy doon sa mga bars para hindi siya mahulog. Safety first talaga sa paggagawa ng pag-execute ng sports. Here are the Filipinos cheering him up doon sa Vietnam. Yan. Yun pa rin. Importante ang wristband para iwas injury sa wrist dahil marami siyang ikot na gagawin sa high bars. At sa high bars, kailangan talaga ikaw ang iyong rhythm sa pag-ikot mo doon ay hindi madidisrupt ang rhythm. Kailangan consistent ka sa rhythm. Ayan. So, lapit na. Panoorin na natin si Kaloy. Starting position. Good willing. Mag-goal niya to. And this is a live reaction. Kaya hindi pa natin alam kung ano ang magiging resulta ng laban niya ito. Panoorin natin. Okay, mataas ang ikot. High difficulties. Tight core. Good ang rhythm. Wow! Yun. Maayos, maganda. Tama ang mga rhythm. Wow! Mahirap yun na. Siya ang gumawa, no? Siya lang ang gumawa. Wow! Sure gold na to. Siya lang ang may gumawa nun, ha? Hindi yung ginawa ng Vietnam. Wow! Lakas. Laban Kaloy. Okay. Ang galing nang ikot niyang yung kanina. Tama ang mga rhythms niya. Hindi na-disrupt. High level of difficulties talaga ang batang ito. Woo! Perfect landing! Oh! This is a sure goal for Carlos Yolo. Tawang-tawa mga tao. Dahil alam nila na si Carlos Yolo ang mag-goal. Kahit siya tumang-tuma siya. Dahil alam niyang nagawa niya na maayos ang execution na ito. Tumang-tuma siya. Alam niya sa sarili niya na nagawa niya ito na maayos. Alam din ng mga teammates niya na nagawa niya na maayos iyon. Dahil ikaw, ang laki ng ngiti niya kasi alam niya nagawa niya na maayos yon. At siya ang gold dito. Congrats, Carlos Yolo. At yan, alam ni... Kung ikaw isang atleta, alam mo na kung nagawa mo na maayos o hindi. Kung may ngiti ka pagkatapos ng iyong execution, alam mo na nagawa mo yun na maayos. Panoorin natin ang slow motion. See? Okay. High level of difficulties. Wow. Maayos sa pag-ikot. Mga basic lang itong ginagawa niya ngayon. Yung mahirap talaga, meron siyang mahirap na ginawa kanina na routine. Comment down. Yun. Mahirap yun. Mataas ang difficulties nun. Okay. Wow. Yun. Isa pa. Napakahirap ng difficulties na yun. At walang gumawa nun sa mga yung taga-Vietnam na malakas din dito ay hindi niya ginawa ito. Tama ang kanyang mga rhythm. At hindi nag-separate ang kanyang mga legs. Wow! Ang bilis ng pag-ikot niya bago mag-land. Perfect ang landing niya. Hindi na gewang-gewang. Congrats Philippines, congrats Kaloy.